guys, ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Redmi, ito ang 13C. Check natin anong nasa loob ng box, aesthetic, specs, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob na box. Dito sa maliit na box, sa likod, nandito itong SIM ejector. Nandito sa loob, itong user guide at safety information sheets. Ang cons, wala man lang itong kasamang phone case. Wala rin earphones, pero sa earphones, acceptable naman dahil halos naman ganyan ngayon. Sa pinakaloob na box, itong SIM cable o charging cable, ito ay USB Type-C. At ang huli, itong power brick. Ang Redmi 13C, ito ay supported ng 18 watts, pero ang cons, 10 watts lang ang binigay na power brick dito sa package. So nag-charging speed test ako dito, nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 2 hours at 12 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na navy blue. Available din ito sa green, black at glacier white. Yung back panel, frosted finish na ang pros, dito kapitan sa smudges at gasgas. Glossy naman sa part ng camera modules. Yung frame at back panel, plastic lang ito guys. Next, need muna nating i-peel itong protective film dito sa screen. So ang cons, pagtanggal natin itong film, walang nakalagay na screen guard or screen protector. Boot on na natin. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.74-inch na dot notch na HD Plus na IPS display. Ang cons, deep punctual display ang linagay dito. Di naman big deal pero marami lang mas preferred ang naka-punctual mas modern. Pero ang pros, Corning Gorilla Glass ang linagay na screen protection dito. Sa screen, makakapili ka kung 60 or 90 Hz sa refresh rate. Sa Widevine, sa mga nagne-Netflix, meron itong security level na L1 Full HD. Ang network nito guys ay 4G LTE, so test natin kung working sa Dito at Gomo SIM. Good news dahil compatible. Test na rin natin yung data speed. Good news, ito'y supported ng OTG, supported din ng 5GHz ng Wi-Fi, di nga lang supported ng NFC pero acceptable naman kasi mura lang ang unit. Ito'y Android 13 at from the box naka MIUI 14.0.3 version ito. Tapos meron yung available na update kung gusto mo. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel, wala itong LED flash tulad ng Infinix at Tecno. Ang flash nito guys ay yung white background tulad nyan. Ito ang sample ng selfie camera. Dahil outdoor, syempre naka-off yung flash. Meron tong tatlong variant, yung 4128, 6128, at 8256 na mabibili mo ng 6,499 pesos. Itong na-unbox natin, ito yung 8256. Kaya yung 8GB RAM nito guys, meron yan extended memory to create additional RAM na makakapili ka sa plus 4, 6, or plus 8. Or pwede mo rin naman i-off kung di mo naman kailangan ng extension. Sa hindi pa nakakaalam paano setup ang extended RAM, punta ka lang sa additional settings, hanapin mo itong memory extension. Pili ka lang dito ilang plus ang gusto mo. After mong maselect, magre-restart yan. Ayan, dahil plus 8 ang pinili natin, meron na tayong 16GB of extended RAM. Balik tayo sa specs. Itong Redmi 13C, ito ay dual camera na ang main shooter nito ay 50 megapixel sa 1080p at 2 megapixel para sa macro. Yung isang camera dito na nasa ilalim ng 2 megapixel ay AUX lens. So ano ba ito? Para simplihan lang natin at madaling maunawaan, decoration lang yan guys. Check natin ano mga features or category ng camera. So guys, ito ang sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor, at low light.
Sa video settings, ang meron dito ay 720p at 1080p na meron lang 30fps, wala nang iba. Ang cons, di maganda ang video stabilization dito, maalog. Ito ang sample ng smartphone na meron video stabilization para may comparison lang tayo. Pero sa steady ay clear naman ang quality. Dagdag details ko lang, yung frame flat edge kaya mas may grip hawakan. Sa right side niya yung volume rocker at nandito rin itong power button / on off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung sa SIM tray. Good news dahil ito ay triple card slot. Sa ilalim naman itong speaker grill, charging port, primary mic at sa taas nandito itong 3.5 jack. Ang cons, wala ngayon linagay na IR blaster dito sa 13C, kadalasan kasi nandito yan sa taas. Sa GPU naman ay Mali G52 at ang chipset na nandito ay Helio G85 na ang performance score ay 2. So guys, check natin anong available na settings dito sa dalawang sikat na game app. Sa CODM naman, meron tayong low at medium sa graphic quality. Low, medium, high naman para sa frame rate. Mag-game test na rin tayo. So nag-start ako sa battery na 67%. Check na rin natin yung phone temperature bago mag-gameplay. So meron tayo ditong 35.6 degrees Celsius. So ang settings ko dito ay sinagad ko na sa max. So ito na nga, mid at high medyo may lag, may time na hindi sabay. Low at high ay playable. Low and low mas playable yan syempre. After 30 minutes ng paglalaro, nabawasan lang yung battery ng 10%. Sa init naman, meron itong 39.2 degrees Celsius. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing, ako si Kuya Gizmo, a peace!